ibang antong nakakarating sa akin na gusto mo na raw i-call off ang engagement natin. Galit na saad ng babaeng nakatakda sana niyang pakasalan nang sumugo dito isang araw sa kanyang opisina. Katotohanan yun at hindi kahibangan. Mahinahon niyang sabi habang nakasandal sa swivel chair. Bakit? Wala pa tayong 1 week na engaged. Hindi ba pwedeng pag-isipan mo muna? Kaka-propose mo lang sa akin. Nagmamakaawang sambit nito. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang nararamdaman na kung ano sa babae. Sa kahit kanino man na dumaan sa buhay niya. Ang plano niya lang kasi ay humanap ng babaeng pwedeng maging asawa para aanakan na kanyang magiging tagapagmana ng kayamanan. Final na ang pasya ko dito. Aniya at inilahad ang kamay. Akin na ang singsing. Napaatras ang babae sa kanya. Ano? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Binigay mo na to sa akin, di ba? Naghihisterikal ang babae. Dahil called off ng engagement at wala nang dahilan para ituloy ang kasal, babawiin ko na yan. Walang pakundangan niyang sabi. Dexter, please! Lumuhod ang babae sa kanya. Ano bang nagawa kong mali para iurong mo ang engagement natin? Nangako naman ako na magiging mabuting asawa at ina ako, di ba? Basta ibigay mo lang lahat ng luho ko. Paano kung hindi ko kaya ibigay ang luho mo? Magpapakasal ka pa ba sa akin? Natigilan ang babae sa narinig. Siyempre hindi. Pero kaya mo naman, di ba? Alam mo ba, Ira, na pinakaayoko sa babae yung maluho? Kung ganun, bakit ka pa nag-propose sa akin? Kung ayaw mo naman pala sa tulad ko. Bakit nga ba? Ang unang pagkakakilala niya kasi dito ay hindi naman ito ganito umasta. Simple lang ito at hindi maarte. Wala din sa isip niya na maluho ang babae dahil simple lang ang pananamit nito noon at walang kahit anong kaartehan sa katawan. Pero nang mag-propose siya dito, ay naging maarte ito at maluho. Naging parang ibang tao ito sa kanya. Naging padalos-dalos ako sa desisyon ko at sana mapatawad mo ito at matanggap. Hindi, ayoko. Nangako ka nung umuo ako sa'yo. Natuloy ang kasal, ano mang mangyari. Gusto mo pang tuparin ko? Natatawang saan niya. Pinanghawakan ko ang pangako mong yun. Naiiyak na sabi ng dalaga. E di kalimutan mo na. No way! Sigaw ng babae na umalingaw-ngaw sa buong opisina niya. Nagsimula na itong magwala at ang kung anumang bagay na mahawakan nito ay babasagin o kung hindi man ay itatapon. Pati ang mga paperworks na nasa mesa ng binata ay sinira nito. Nanatili lang siyang kalmado at pinanood lang itong magwala. Bigla na lang ay dumating na rin ang kanyang sekretarya na siyang umawat dito at nagpalabas. Chairman, ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Ayaw niyang pumayag sa desisyon ko pero wala naman siya magagawa kung umayaw na ako. Chairman, ang kalat! Nagsimulang maglinis ang kanyang sekretarya. Oh, eto ba yung vase na in-auction ko sa Paris? Di ba milyon ang halaga nito? Bakit basag na? Napahilot siya sa sentido dala ng problemang dinulot ng babae. Kahit ang mga paperworks na ginawa niya ay punit-punit din. Itapon mo na lang. Utos niya dito. Ano? Wag sir, baka kaya pa tong buuin. Sayang to. Sige, damputin mo lahat at ipabuo mo sa babaeng yun. Kapag hindi niya binuo, sabihin mo ipapakulong ko. Bawiin mo na rin yung diamond ring na binigay ko. Pati yung mga luxury bags na binigay ko sa kanya at mang alahas, bawiin mo lahat. Okay, chairman. Pagkaalis ng sekretarya niya, ay nagdesisyon muna siyang umuwi sa kanyang villa para magpahinga. Dahil grabe ang perwisyong dinulot sa kanya ng babae. Sa kabilang banda, aminado naman siyang kasalanan niya rin. Dahil masyado niyang minadali at hindi muna kinilatis ang babae. Sa loob-loob niya kasi,
ay napapagod na rin siyang maging isa. At gusto niya na may makasama na sa buhay. Bata pa lang kasi siya nang mawala ang kanyang mga magulang. Nang makarating sa bahay, ay dumiretso siya na higa sa kama para tuluyan na makapagpahinga. Habang nakahiga, ay napapaisip siya kung ano ang kanyang magiging sunod na hakbang sa paghahanap ng kanyang mapapangasawa. Hanggang sa isang plano ang nabuo sa utak niya, at sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mabibigo. Tinawagan niya ang kanyang malapit na kaibigan na si Peter para sabihin dito ang nabuong plano. Sigurado ka ba talaga sa plano mong yan, Dex? Dudang tanong ni Peter nang ikwento niya rito ang plano. Nasa sala sila ngayon at nagkakape. Oo, ito na ang huling pagkakataon na naisip ko. Kung papalpak pa, baka maging matandang binata na lang ako. Paano kung pumalpak talaga? Paano kung ipanalangin mo na lang na hindi? Sarkastikong wika niya dito. Di ko alam kung malakas ako kay Lord eh. Nag-aalang ang sambit nito. Oo nga pala, kalimutan mo na lang. Nagpasya siyang ihabilin muna sa malapit na kaibigan ng kanyang kumpanya dahil mawawala siya ng matagal para sa plano. Parang kapatid naman niya ito kaya may tiwala siya dito. Ngayong araw niya gagawin ang plano kaya nagbihis na siya. Isang luma at kupas na damit ang sinuot niya. Pinabili niya ito sa kanyang sekretarya sa ukay-ukay dahil wala naman siyang ganong damit. Siyempre, pinalinisan niya muna bago isuot. Ano, mukha na ba ako mahirap sa itsura ko? Tanong niya habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. Pwede na, Chairman. Kahit mukha na kayong basahan ngayon, gwapo pa rin kayo. Pagpuri ng lalaking sekretarya niya rito. Natatawa naman ang kanyang kaibigan na naglabas pa ng kamera para kunan siya ng litrato. Remembrance lang sa pagiging mukhang tanga mo. Upload ko kaya to sa social media. Sabi pa nito habang natatawa din. Huwag mong subukan. Asik niya rito. Pero itatago ko to para pag malulungkot ako, titignan ko lang para matawa ako. Pwede ba? Huwag mo akong pagtripan? Ikaw kasi, dami mong trip sa buhay. Nagpahatid siya sa labas ng kanyang sekretarya. Ito ang unang beses na mag-isa niyang susuungin ang labas na walang kahit anong dalang pera at tauhan. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya at bakit niya nagawa ito, pero dahil nandito na siya ay kailangan niya itong panindigan. Dito na lang ba, Chairman? Tanong ng kanyang sekretarya matapos ihinto ang kotse sa isang lugar. Tumango siya at lumabas na. Unang pagdapo ng init sa kanyang katawan ay parang gusto niya ng sumuko. Ano ba kasing kahibangan itong naisip niya? At hanggang kailan niya kayang panindigan ito? Umalis na ang sekretarya niya at naupo na lang siya sa isang bangketa at naghintay na may lalapit at tutulong sa kanya. Sinigurado niya rin na mukha talaga siyang kaawa-awa sa ayos niya. Ilang oras ang lumipas, pero wala ni isang nagtangkang lumapit sa kanya. Malapit na siyang sumuko dahil uhaw at gutom. Wala ba talagang tutulong sa kanya? Nang pasuko na sana siya, may isang babae na lang ang biglang lumapit sa kanya. Hoy, ayos ka lang ba? Naninigurong tanong nito. Maganda ang babae at malingkinitan. Maputi at may malaking hinaharap. Hindi niya maiwasang mapatingin doon. Nauuhaw ako. Mahinang sambit niya, dala ng panunuyot ng lalamunan. Sige, hintayin mo ako dyan ha, bibili lang ako ng tubig. Paalam nito saglit. Umalis saglit ang babae at pagbalik nito, may dala na nga itong tubig. Salamat. Aniya, matapos maubos ang iniinom. Taga saan ka ba? Tanong ng dalaga at umupo sa tabi niya. Taga malayo. Malayo? Sa probinsya? Tumango siya. Anong ginagawa mo rito sa syudad? Nag-isip siya ng mairarason. Naghahanap ng trabaho.
Naloho kasi ako na agency na dapat papasukan ko. Scam pala. Pagsisinungaling niya. Gusto mo i-report natin sa pulis? Ano ba pangalan ng agency na yon? Huwag na. Hayaan mo na. Ano? Hindi pwede. Naloko ka. Hindi makataong ginawa nun. Kaya dapat lang na makulong kung sino man yun. Ang gusto ko lang ngayon makakain at may matuluyan. Nagugutom ka na? Nag-aalala lang tanong ng babae. Kanina pa. Tinitigan siya ng mariinang babae. Teka, hindi ka ba masamang tao? Baka kapag sinama kita sa bahay ko, gawan mo ko ng masama. Paniniguro ng babae. Bakit ko naman gagawin yun sa taong tumulong sa akin? Alam mo bang, sa ilang oras na ako nakaupo dito, ikaw pa lang ang nagtanong kung ayos ako? Nakahinga ng maluwag ang babae. Sige na nga. Kung may gawin ka man sa akin, konsensya mo na yon. Ano nga palang pangalan mo? Tanong pa nito. Manuel Castillo, ikaw? Renea Victoria Alvarez. Short for Rennie. Basta, kahit ano itawag mo sa akin. Sumama siya sa babae at dinala siya nito sa isang maliit na barong-barong. Bigla siyang napaisip kung tama ba talaga ang ginagawa niyang pagpapanggap. Oh, maupo ka na dyan. Tinuro siya ng babae sa isang maliit na bangko. Salamat. Kumakain ka ba ng sardinas? Yun lang kasi meron ako eh. Wala pa akong malaking racket kaya tiis-tiis muna. Wika ni Rennie habang naghahanda ng pagkain para sa kanya. Spanish style ba yan? Anong Spanish? Tomato sardines lang meron ako. Choosy ka pa. Kung ayaw mo, edi wag. Magutom ka dyan. Kung hindi lang siya gutom, ay baka nitingin ay hindi niya magawa sa pagkain yun. Pero dahil gutom nga siya, ay naubos niya ang isang lata nito. Inabutan din siya nito ng tubig. Salamat, pero wala akong pambayad sa kabaitan mo. Okay lang yun. Nga pala, marunong ka ba magsaing? Naubos na kasi yung kanin. Di pa ako nakakakain. Di ka pa pala nakakakain? Ba't pinakain mo sa akin lahat? Takang tanong ng lalaki. Eh kasi mas mukhang gutom ka. Kaya ko pa naman itong tiisin. Tsaka nag-almusal ako kanina. Ikaw, sa malamang hindi. Kaya huwag mo akong isipin. Nakaramdam siya ng paghanga sa babae. Hindi niya naisip na may tao palang uunahin ang ibabago ang sarili. Bakit? Hindi napigil ang tanong niya. Ha? Anong bakit? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ah, naranasan ko rin kasi yung naranasan mo. Yung maging isa. At mawala ng lahat. Pakiramdam ko, kalaban ko ang mundo. Hindi ko alam kung kanino ako tatakbo para humingi ng tulong. Sobrang hirap. At ayokong makaranas ng kung sino man nun. Kaya gusto ko, ako yung maging takbuhan nila. Paliwanag ng dalaga. Napakabusilak ng puso nito at hindi niya maiwasang mapahanga palalo dito. Ito na kaya ang babaeng dapat niyang pakasalan? Pero masyado pang maaga para magdesisyon. Paano ka nakaahon? Tanong pa niya dahil gusto niyang mas makilala pa ang dalaga. May 20 pesos naman ako nun sa bulsa. Pero imbis na ipang kain o ipang inumin, binili ko ng biodata at nag-fill out ako. Tsaka inikot ang buong syudad para maghanap ng trabaho. Ni hindi ko ininda ang gutom. Pagod. Uhaw. Ang inisip ko lang, kailangan ko makahanap ng trabaho at ng matutuluyan. Nakahanap ka naman. Tumango ang dalaga. Sa kantin, mababa lang ang sahod. 120 pesos kada araw. Pero pinatos ko na. Libre kasi ang tulugan at pagkain. Mahirap, pero tsinaga ko. Nakaaho naman ako at nakalipat din sa medyo magandang trabaho. Isa akong sales lady ngayon sa tindahan ng damit. Okay naman ang pasahod pero di nga lang libre ang tulugan. Nangupahan lang ako at sa mga racket-racket ko, kinukuha yung pambayad dito. Napatangutang ang binata habang nakikinig. Eh ikaw ba? Paano ka na-scam ng agency na yon? Hindi ka naman mukhang tatanga-tanga. Anito? Habang pinagmamasdan siya. Ano bang pwede niyang irason?
Ito ang hindi niya napaghandaan. Madali ako magtiwala eh, kaya ayun, namodos ako. Anong trabaho mo dati sa probinsya? Bigla siyang nagsisi sa ginawa niyang pagtatanong kanina. Dapat pala, hindi na siya nang usisa sa babae. Magsasaka. Ayun lang ang nairason niya. Talaga? Pero bakit ang puti ng kutis mo? Para sa isang magsasaka. Kasi diba, babad sa initan. Natural na tusta ang balat nun. Hindi nito maiwasang maging curious. Bigla siyang nataranta at nabahala na baka mabuko siya. Ang dami mong tanong, reporter ka ba? Akin na ngayon bigas at magsasaing ako. Asa na ba yung rice cooker? Pagtapos niya na pang-uusisan nito. Rice cooker ka dyan? Wala ako nun. Wala? E paano yan? Saan ako magsasaing? Malamang sa kaldero, alangan naman sa kamay mo. Maglagay ka ng bigas sa kaldero at dun mo isalang sakalan. Utos ng babae. Medyo nakaramdam siya ng inis sa pagiging pilosopo nito. Oo na, sige na, alam ko na. Tumayo siya at tinungo ang kusinang masikip. O siya, maiwan muna kita. Rarakit lang ako dyan sa kapitbahay. Maglilinis lang ako. Paalam ng babae, tsaka umalis. Siya naman ay kumuha ng kaldero at nilagyan ng bigas. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano magsaing. Pero wala namang masama kung susubukan. Binuksan niya ang kalan at sinalang ang sinaing. Naupo muli siya at kalaunan ay nangamoy sunog, pero pinagsawalang bahala niya lang ito dahil wala siyang ideya sa amoy. Anong amoy yun? Bakit amoy sunog? Nag-aalalang tanong ni Renny pagbalik galing sa racket. Agad niyang tinungo ang sinaing at doon niya nakita na halos matutong na ito. Oh? Tapos ka na agad sa racket mo? Pagpunas sa kanya ng binata. Anong ginawa mo sa bigas? Bakit sunog? Hindi lang yun hilaw pa. Bulalas ng inis na dalaga. Sinaing ko, di ba sabi mo? Katwira naman ang binata. Eh bakit hindi mo binantayan? Kita mo nangyari. Tusta! Baka kung hindi pa ako dumating pati bahay, tusta na din. Babantayan ba dapat? Walang alam na tanong nito. Akala niya kasi parang rice cooker lang na kusang namamatay at naluluto. Ano sa tingin mo, Manuel? Problemadong tanong ni Renny pabalik. Kala ko kasi parang rice cooker lang na kusang namamatay. Nagkakamut-ulong katwiran niya. Talaga bang magsasaka ang trabaho mo na yan? Pang-uusisan ni Renny. Oo nga. Bakit hindi mo alam kung paano magsaing? Trabaho mo ang pagtatanim at pag-ani ng palay para maging bigas, tas hindi mo alam kung paano to isaing? Nagdududang salita ni Renny. Nag-isip-isip siya ng palusot. Grabe naman kayo sa aming mga magsasaka. Kami na nga nagtanim, kami na nag-ani, tas gusto nyo kami pa magsaing. Kunwaring galit na sabi nito. Hiniling niya na sana makalusot. Ganun ba yon? O nga no? Sige na nga. Bibili na ako ng kanin dyan sa kantin. Anito, sabay labas. Nakahinga siya ng maluwag nang makaalis ang babae. Pagbalik ng dalaga, may dala itong kanin at may dilatang sardinas. Kumain na rin ito kalaunan. Ano nga palang plano mo? Tanong bigla ng babae sa kanya nang tabihan siya sa bangko. Katatapos lang kasi nitong kumain. Saan? Doon ba sa nasunog na sinaing? Litong tanong niya. Hindi ito nakatiis at hinampas siya nito sa balikat. Tanga, sa buhay mukha ako. Wala ka bang planong maghanap ng trabaho? Seryosong tanong bigla ni Renny. Hindi ko pa alam. Baka bumalik na lang sa probinsya. Wala naman kasi siyang balak magtrabaho. Dahil lang tao ang nagtatrabaho para sa kanya. Paano yan? Wala kang pampamasahe. Alam mo, kung may pera lang ako, binigyan na kita. Kaso, kapos din ako lalo na ngayon na nagdadialisis si Mama. Pagkwento ni Renny sa buhay niya. Ano nangyari sa Mama mo? Pang-uusisa niya sa dalaga. May sakit si Mama sa puso at kailangan niya palagi ng gamot. Kaya ako, trabaho ng trabaho para matustusan yun. Alam mo, sa totoo lang, lagi kong pinapanalangin na sana makatagpo ako ng lalaking mayaman
Kasi hodang matanda o amoy lupa na o kahit nga amoy formalin na, papakasalan ko pa din para matapos ng problema ko. Malinaw na pinatunayan ng dalaga sa kanya na hindi ang tulad nito ang hinahanap niya. Pero kumpara sa mga naging fiancé niya, mas makahulugan naman ang rason nito sa nais. Hindi tulad sa kanila na puro luho lang ang dahilan. Paano kung ma-inlove ka sa lalaking mahirap? Tiningnan siya ng masama ng dalaga. Kanino? Sa'yo? Duh, never, di kita type, no? Pag-iinarte ng dalaga. Sino naman nagsabing type din kita? E de bib lang naman na maganda sa'yo. Ano? Pinagnanasaan mo ba ako? Galit siyang tiningnan nito. Bakit naman kita pagnanasaan? Ano ako, walang taste? Kahit maghubad ka pa sa harapan ko. Matigas na sabi niya. At gusto mo pa ako maghubad sa harapan mo? Nagngingit-ngit na saad ng dalaga. Kung gusto mo ba eh. Pero hinding-hindi kita pagnanasaan. Napakamanyakis mo. Lumayas ka na nga rito. Nagsisisi ako na dinampot pa kita sa kalsada. Talaga, hindi na ako babalik. Aniya, tsaka siya pumaspas ng layas. Hindi niya alam kung saan papunta ngayon. May choice naman siyang iurong na ang plano at bumalik na lang sa kumpanya. Bumalik siya kung saan siya kinuha ng dalaga. Umupo siya roon at naghintay ng taong lalapit sa kanya katulad kanina. Marami pa rin ang taong dumadaan, pero tila para siyang hangin sa paningin nila. Naghintay pa siya ng ilang oras pero wala pa rin. 3 oras na nakakaraan at halos gabi na, pero wala ni isa na nagtangkang lumapit sa kanya. Unti-unti ay parang gusto niya nang sumuko. Gusto niyang magsisi sa nagawa kanina, pero alam niya na huli na para doon dahil galit na sa kanya ang dalaga. Palpak ang plano at mukhang kailangan niya nang harapin ang katotohanang tatanda siya ng binata. Dinukot niya ang maliit na keypad phone sa bulsa. Yun talaga ang ginawa niyang phone para kapanipaniwala. Tinext niya ang kanyang sekretarya para sunduin siya kung saan siya nito iniwan. Habang naghihintay, ay napayuko siya dala ng antok. Sa halagitnaan ng paghihintay niya, ay may pares ng paa ang natanaw niya habang nakayuko. Dahan-dahan, tumingala siya at nakita ang kaninang babae na galit sa kanya. Maamo na ang mukha nito ngayon. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ng binata. Hinanap ko kasi yung asong galang tinaboy ko kanina. Iuuwi ko sana ulit. Nag-init ang ulo niya sa narinig. Ako ba ang tinutukoy mong asong gala? Ikaw nga mukhang pusang gala eh. Pang-aasar niya pabalik. Alam mo, iniisip ko ngayon kung tamang pumunta ako dito at mukhang hindi. Anang dalaga at mabilis na tumalikod, pero bago pa makalayo ito ay hinigit na ito pabalik ng binata. Sorry na, ikaw naman masyadong galit. Sorry din kanina, nadala lang ako. Sincere na paumanhin ng binata. Sorry din, pinalayas kita agad. Pakiramdam ko ang sama-sama ko, kaya binalikan kita. Dahil talagang nakukonsensya ako. Paliwanag nito sa kanya. Sa di kalayuan, ay natanaw ni Dexter ang kanyang mamahaling sasakyan na nagpark sa tabi. Agad ang pagkataranta sa mukha niya nang magtama ang mata nila ng sekretarya. Sumayan niya siya agad dito na umalis na. Nagtatakang tumango naman ito sa kanya. Okay na tayo ah, huwag na tayo mag-away ulit. Ikaw kasi. Bakit ako na naman? Wala. Binilhan nga pala kita ng damit. Okay lang yan pero ayos pa naman. Labhan mo muna. Bukas na, bago masuotin. Umuwi rin sila agad at naghanda na agad si Reni ng makakain nila. Pinili nila na huwag muna mag-usap habang kumakain dahil baka mauwi na naman sila sa pag-aaway. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng dalaga pagkatapos tumayo ni Dexter dahil tapos nang kumain. Ano pa, edi matutulog. Sagot naman niya. Maghugas ka muna ng pinggan bago ka matulog. Utos ng dalaga sa kanya. Bakit ako? Reklamo niya. Sa buong buhay niya kasi, hindi siya nakaranas na maghugas nito. Alangan naman ako. Ako na nga na malengke.
Ako nagluto at ako na rin nagsaing. Alam nga naman ako pa rin maghuhugas. Oh, yun naman pala. Ikaw ang masipag. Kaya ikaw na rin ang maghugas. Pag ako naghugas niyan, sa dahon ng saging kita pakakainin bukas. Banta ng dalaga. Napakamot na lang siya sa ulo at wala nang nagawa pa. Heto na, maghuhugas na. Yun naman pala. Sige na, maiwan na kita dyan. Matutulog na ako. Ako, saan nga pala ako matutulog? Tanong niya habang palingalinga ang tingin. Isa lang din kasi ang kwarto. Saan pa ba? Eh di dyan sa sala. Maglatag ka na lang ng banig dyan. Papatulugin mo ako sa banig? Alam mo bang? Napahinto siya dahil muntik na niyang masabi na sa king size bed talaga siya natutulog sa mansyon niya. Ano? Wala. Akin na yung banig. At samahan mo na rin ang kumot at una na. Pumuntang kwarto ang babae at pagbalik, dala na nito ang mga kailangan. O ayan na ha, kumpleto na yan. Baka magreklamo ka pa. Natulog na ang dalaga habang siya'y nagsimula ng maghugas. Madali lang naman ito, kaya hindi na siya natagalan. Pagkatapos niya maghugas, ay nilatag niya na ang banig at humiga na. Pero sa kabila ng pagod ay hindi niya magawang makatulog dahil sa mga hagat ng lamok at sa init ng lugar. Buong akala niya, madali lang ang planong ito, pero nagkamali siya. Mas madali pa pala para sa kanya makipag-deal sa mga business partner kaysa ang gawin to. Pakiramdam niya, gusto niya ng sumuko. Hanggang sa isang plano ang namuo sa utak niya. Dalang unan ay tinungo niya ang kwarto ng dalaga. Tulog na tulog ito, kaya hindi nito naramdaman ang pagtabi niya. Medyo malaki naman ang kama nito, kaya kasyang-kasya sila. Di kalaunan ay nakatulog na rin siya. Nagising isang umaga si Dexter sa isang malakas sa tilit ng babae. Ano ba ang ingay mo? Natutulog pa yung tao eh. Reklamo niya ng magising. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong ginawa mo sa akin? Pinagsamantalahan mo ko, no? Sinasabi ko na nga ba eh. May binabala ka sa akin. Hysterical na wika ng babae. Pinagsasabi mo dyan, natulog lang ako sa kwarto mo. Wala akong ginawa sa'yo. Nidulo nga ng daliri mo, hindi ko nahawakan. Pagdepensa niya sa sarili. Malay ko ba kung wala talaga? Tulog ako magdamag. Paano ko malalaman kung wala talaga? Oo na, aamin na ako. May balak sana ako gawing masama sa'yo kagabi. Balak ko sana takpan ang una niya mukha mo dahil ang lakas mong humilik. Ganun ba? Medyo nahiya ang dalaga. Oo, kababae mong tao pero parang barako ka kung humilik. Reklamo pa ng binata. E bakit ka kasi tumabi sa akin? Galit na nitong tanong. Pinapapak ako ng lamok sa sala. Hindi ako makatulog. Mainit na nga malamok pa. Tas ang tigas-tigas pa na higaan. Walang tigil na reklamo niya. Kung gusto mong malambot at malamig at komportabling higaan, dun ka sa Melendres Empire Hotel. Yun ay kung may pang check-in ka dun. Baka isang buwang sahod mo pinakamurang kwarto nila. Iyon ang hotel na pagmamay-ari niya. Kung alam lang sana ng babaeng ito na siyang nagmamay-ari nun. Paano kung kaya ko mag-check-in dun? Ha! Nagpapatawa ka ba? Umalis ka na nga lang sa harap ko at naaalibadbaran ako sa pagbumukha mo. Tinulak siya nito palabas ng kwarto. Gusto niya pa sanang bumawi ng tulog pero wala naman siyang matutulugang maayos. Dumiretso na lang siya sa kusina para maghanap ng makakain dahil medyo gutom na din siya. May natirang kanin at balak niya sana ito gawing fried rice. Ilang beses na naman siya nakaluto nun at hindi na yun mahirap para sa kanya. Hinalughog niya ang kusina ng dalaga para hanapin ang mga sangkap na kailangan niya sa pagluluto. Pero asin at paminta lang ang nakita niya. Ano ba yan? Kulang-kulang? Paano ko ito maluluto? Nag-aalalang tanong niya sa sarili. Anong nangyayari dito? Bungad na tanong ng dalaga pagkalabas ng kwarto. Nakabihis na ito at handa nang pumasok sa trabaho. Magluluto sana ako ng fried rice. Dahilan niya dito. Sigurado ka? E bakit parang ginulo mo yung kusina ko? Parang binagyo. Ano bang ginawa mo? Nanlalaking matang tanong nito. Hinahanap ko kasing garlic powder, paprika, at ibang condiments. Baka kung nasan lang. Anong pinagsasabi mo?
Asin at paminta lang ang meron ako. E di hindi maluluto itong fried rice? Sino ba kasing nagsabi sa'yo magluto ka niyan? Lumapit si Renes sa kusina at niligpit ang kalat ni Dexter. Para may almusal tayo. Nakakahiya naman kasi na lagi na lang ikaw ang naghahanda ng pagkain sa atin. Alam mo, sana hindi ka na nahiya para hindi na ako napagod. Ikaw naman, ang hirap mong i-please. Umalis ka na lang sa harap ko, pwede? Nai-imbiyer na ako sa'yo. Wala na, andito na ako sa likod mo. Napagsiklop ni Renny ang dalawang kamay sa labis na pagkainis sa binata. Hindi ko na kaya. Aalis na ako. Padabog na sabi niya at umalis na talaga siya. Nagkibit-balikat ang lalaki. Balak niya sanang maligo dahil nalalagkita na siya sa katawan niya. Pero naalala niyang wala pa pala siyang malinis na damit. Kaya nagpasya siyang maglaba muna. Meron siya nakitang washing machine at nilagay niya lang dito ang damit at tinakpan tsaka pinaikot. Pero ilang segundo pa lang ang nakakaraan ay narinig niya ang langit-ngit nito na para bang may nasisira sa loob. Ano nangyari? Nasira ba? Bulok naman pala talaga ang mga gamit ng babaeng yun. Napagpasyahan niyang magpasundo muna sa kanyang sekretarya, papunta sa kanyang hotel para doon muna mag-relax. Pagkarating niya sa hotel, kabi-kabila ang bumabati sa kanya. Dumiretso siya sa VIP elevator na tanging nasa mga president suit lang na room ang may access. Kamusta ang plano niyo, Chairman? Ang babae bang yun ang napipinto niyong maging asawa? Tanong ng sekretarya habang paakyat. No way! Kung yun ang mapapangasawa ko, mas pipiliin ko maging matandang binata na lang. Eh, Chairman, akala ko ba naghahanap kayo ng mapapangasawa? Bakit nyo inuubos ang oras sa babaeng yun? Eh, hindi nyo naman pala balak pakasalan. Isang linggo lang naman, at titigilan ko na siya pagkatapos. Nang makarating siya sa presidential suite, ay sumalampak agad siya sa king-size bed. May sariling pool ang presidential suite. Bago siya tuluyang matulog, nagbabad muna siya sa pool at naligo. Kalaunan ay natulog na din siya. Gabi na nang magising siya, at agad niyang tinawagan ng sekretarya para magpauwi na. Hindi ba muna kayo magdi-dinner sa hotel, Chairman? Hindi na. Chairman, ang favorite niyong T-bone steak ang menu ngayon. Ano bang sinabi ko, Mr. Cruz? Seryosong wika niya. Masusunod po, Chairman. Nakauwi na rin siya makaraan ng ilang minuto. Doon lang siya nagpababa sa kanto ng barangay dahil baka makita siya ng dalaga. Habang naglalakad, ay may namataan siyang isang kilalang muka. Walang iba, kundi si Renny. May kausap itong lalaki at parang nagtatalo ang dalawa. Hindi niya napigilan ang paglapit. Ano ba, Carlo? Hindi mo ba talaga ako titigilan? Di ba sabi ko na sa iyong hindi kita gusto? Ganun ka ba katanga para hindi maintindihan yon? Narinig niyang wika ng dalaga. Sus, alam ko na yan. Nagpapa-hard to get ka lang. Pero alam kong gusto mo rin ako. Sira ulo ka ba? Hindi ako nagpapa-hard to get. Di lang kita type. Sigaw ng dalaga dito. Hay nako, akin na kasi. At nagtangka ang lalaki na hawakan ng dalaga. Pero bago pa dumampi iyon, ay may kamay na pumigil dito. Anong ginagawa mo sa kanya? Madilim at malalim na tanong ni Dexter. Huwag kang makialam dito, pre. Away magsyota to. Anong away magsyota? Ang kapal ng libag mo. Hindi kita kaya papatulan. Sigaw ni Renny. Hindi mo ba alam na may boyfriend talaga siya? Sino naman? Ako lang naman ang nanliligaw dyan. Tapos ang choosy pa. Ako lang naman. Buong pagmamalaking wika niya. Nanlaki ang mata ng lalaki. Ikaw ang boyfriend niya? Siyempre, alam nga namang ikaw. Busted ka nga, di ba? Ang yabang mo ah. Pikon na sabi ng lalaki. Talaga, magyayabang talaga ako dahil ako ang boyfriend niya. Walang binabanggit na boyfriend sa akin si Renny. Pamimilit pa nito. Ano, gusto mo maghalikan pa kami sa harap mo para maniwala ka? Tama na yan, Manuel. Umuwi na tayo sa bahay. Pag-awat sa kanya ng dalaga. Ang yabang mo ah. Umamba ng sapak ang lalaki, pero mabilis yung nailaga ni Dexter. Napangisi na lang siya. Kung hindi nyo itatanong, ay habi niya ang martial arts. Ano ngayon kung mayabang?
at least sa akin yung pinagmamayabang ko. Sinugod na siya ng tuluyan ng lalaki at ilang beses siyang pinaulan na ng suntok pero ni isa walang tumama sa kanya. Sabi ng tama na eh. Pumagitna na sa kanila si Renny. Eh kung ayoko pa. Mayabang na sigaw ng lalaki. Bahala ka. Ikaw lang mapapagod kakasuntok. Wala ka namang tinatamaan. Natatawang pang-aasar ni Dexter. Ah, ganun. Tignan natin kung mailagan mo pa to. Walang ano-ano'y naglabas ng patalimang lalaki. Carlo, please, tama na. Nagmamakaawang wika ng dalaga. Walang takot na namutawi sa itsura ni Dexter sa kabila nito. Lagi naman siyang nalalagay sa alanganin. Kaya bakit pa siya matatakot para sa buhay niya? Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging akin. Bumuwelo itong sasaksakin na siya at tili na lang ang napakawala ni Renny. Bago pa ito lumapat sa katawan ni Dexter, ay mabilis niyang nahuli ang kamay nito at inikot. Aray! Sigaw ng lalaki nang pilipitin niya ang kamay nito sa likod. Nabitawan agad nito ang hawak na patalim. Mabilis namang rumisponde ang mga tanod, kaya natapos din agad ang komosyon. Si Renny naman ay tulala pa rin at hindi makapaniwala sa nangyari. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Dexter pagka-uwi nila. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko niyan? Muntik ka ng masaksak! Nag-hysterical na sambit ng dalaga. Muntik lang, hindi naman nasaksak. At tingin mo talaga magpapasaksak talaga ako? Ang yabang mo. Paano kung nasaksak ka talaga? Eh di patay. Natatawang sagot nito dahilan para batukan siya ni Renny. Sana nga nasaksak ka na lang, napakayabang mo. Naiinis na turan ng dalaga. Matagal ka na bang ginugulo ng mokong na yon? Pag-iiba niya sa usapan. Tumango naman ang dalaga. Oo, nakilala ko siya sa trabaho dahil customer namin sa boutique. Magmula noon, hindi niya na ako tinigilan. Kahit dito sa bahay, pinupuntahan niya ako. Nilinaw ko naman sa kanya agad na wala akong panahon mag-boyfriend. Pero hindi niya pa rin ako tinatantanan. Hanggang ngayon, ginugulo niya pa rin ako. Natatakot na nga ako minsan. Dahil habang tumatagal, palala ng palala ang pagkahumaling niya sa akin. Kwento naman sa kanya ni Renny. Bakit kaya no? Di ka naman ganun kaganda. Alam mo, kung hindi ka nasa pa kanina ni Carlo, ako sisiguraduhin kong masusurbol kita. Inis na sambit nito at itinaas pa ang kamao. Kahit madalas niya ipamukha sa dalaga na hindi ito kagandahan, kabaliktaran naman ang sinasabi ng puso niya. Maganda talaga ang dalaga at naiintindihan niya kung bakit nababaliw ang lalaking yun kay Renny. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Biglang tanong niya sa dalaga. Kunot noong inilingan siya ni Renny. Alam mo, sa dami kong commitment nawalan na ako ng time. Simula bata wala na ako inatupag kundi magtrabaho na magtrabaho. Kaya nga pangarap kong maikasal sa lalaking mayaman para mamahinga naman ako sa kakatrabaho. Kawawa ka naman pala. Wala ka pang first kiss. Gusto mo magkaroon? Nakaamba agad ang kamao ni Renny sa kanya. Eto, gusto mo magkaroon? Pagak siyang natawa. Hindi niya alam pero may kakaibang saya ang naidudulot sa kanya kapag naaasar niya ang dalaga. Kung magiging mayaman ba ako, papakasal ka sa akin? Wala sa sariling naitanong ni Dexter. Aba, syempre. Diba, sabi ko nga kahit sino basta mayaman. Ang kaso, hindi ka naman mayaman. Kaya imbis na pakasal, pasakal na lang. Kung magiging mayaman man ako, hindi kita pakakasalan. Gagawin lang kitang katulong. Hoy, ang ganda ko naman para sa isang katulong, no? Katulong gumawa ng bata. Hindi na napigilan ni Renny at nasapak niya na ng tuluyan si Dexter. Ikaw, kung wala kang sasabing maganda, itiko mo yung bibig mo. Sige, pero may gusto sana ako ipaalam sa'yo. Ano na naman yon? Siguraduhin mo nakakatuwa yan, ha? Ayun na nga eh. Yung washing machine mo kasi, sa tingin ko nasira. Ano? Bakit? Aligagang nagtungo si Renny kung nasan ang washing machine. Sinubukan niya ito paandarin pero bigo siyang magawa. Nasira! Ano
anong ginawa mo? Bakit nasira? Nilagay ko yung damit ko sa loob, tapos sinakpan ko, tsaka pinaikot, tapos hindi naman umikot. Lumikot lang hanggang sa hindi na gumana. Don't tell me hindi mo nilagyan ng tubig. Lalagyan ba? Nasampal na lang ni Renny ang noo sa konsumisyon. Hindi mo alam? Hindi, lalagyan pala. Parang maiiyak na lang si Renny talaga. Saang planeta ka ba galing at bakit hindi mo alam yun? Akala ko kasi automatic yung hindi na nilalagyan ng tubig, sinasalang na lang. Hindi mo ba alam ang pagkakaiba nun? Hindi eh. Kala ko pare-pareho lang lahat. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa utak ko at bakit pa kita kinuha pabalik. Maayos pa naman yun, di ba? May pag-asang tanong ni Dexter. Oo, pero gastos pa yun. Wala akong extra para panggawa dyan. Aburidong sambit ng babae. Pag-ipunan na lang natin. Umiling siya. Sige, pag-ipunan natin. Pero hindi yung panggawa, kundi yung pamasahe mo pabalik sa kung saan ka mang lupalop. Pinapalayas mo na ba ako? May pagtatampo sa tinig ni Dexter. Please, gawin mo na habang nakakapagpigil pa ako. Nakaramdam siya ng lungkot, pero naisip niya na baka ito na talaga ang oras. Wala naman siyang plano sa dalaga, kaya bakit siya mananatili? Umalis ito at nagpasundo kay Mr. Cruz papuntang hotel. Ito lang kasi ang malapit na matutuluyan niya kumpara sa mansyon niya ilang kilometro pa ang layo. Nakatulog siya ng mahimbing sa lambot na hinihigaan niya. At iyon na yata ang pinakamasarap na tulog niya sa nagdaang araw. Kumusta ang kumpanya, Mr. Cruz? Tanong ni Dexter sa kanyang sekretary habang nag-uumagahan sa balcony ng room niya. Maayos naman ang pamamalakad ni Peter. Tungkol nga pala kay Ira. Biglang banggit ng sekretarya sa kanyang ex-fiancé. Anong tungkol sa kanya? Gusto niyang makausap kayo. Ano namang pag-uusapan namin? Hindi ba matagal na kaming tapos? Gusto niyang i-atras mo ang kaso laban sa kanya. Kumunot ang noon niya kay Mr. Cruz. Totoong pinakasuhan mo talaga siya? Hindi ba sabi niyo? Bakit, hindi niya ba nabuo yung vase? Umiling ang binatang secretary. Itutuloy niyo pa ba ang kaso laban sa kanya? Tanong pa ng sekretarya. Kung mabubuo niya yung vase, baka hindi na. Chairman, napaka-imposible nun. Kung mabuo man, hindi na tulad sa dati ang ayos. Problema niya. Nagkibit balikat ito. Pagkatapos ng breakfast ay nagtungo siya sa gym ng hotel para mag-workout. Sinubukan niya lang ng ilang equipment tapos bumalik na rin siya sa kanyang suite. Naligo siya pagkadating tapos dumiretso sa kanyang study table para buksan ang MacBook at i-check ang mga emails. Wala namang importanteng mails kaya pinatay niya rin agad ang laptop. Nahiga siya ulit at hindi niya na alam ang susunod na gagawin. Bakit ang boring ng araw na to para sa kanya? Ilang araw pa lang niya nakakasama si Renny, pero pakiramdam niya, parte na ito ng pang-araw-araw niya. Kaya ba siya nakakaramdam ng kakulangan dahil hindi niya ito kasama ngayon? Sa sandaling nakasama niya ito, ganun kalaki ang epekto ng dalaga sa kanya. Pinilit niyang ialis sa sistema niya si Renny at natulog na lang. Pero hanggang sa panaginip, dinadalaw siya nito. Nakita niya kasi ang mukha ni Renny doon. Pakiramdam niya, sinyalis na yun na kailangan niya makita si Renny, kaya walang ano-ano'y nagtungo siya sa lugar nito. Gabi na rin, at palagay ni Dexter nakauwi na yun galing trabaho. Tama ba itong ginagawa niya? Pinagtabuyan na siya nito. Pero bakit eto siya ngayon at handang bumalik? Maging siya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Nasaan ang matayog at matibay na pride ng isang Dexter Emmanuel Melendres? Kakatok na sana siya nang may marinig siyang malakas na kalabog galing sa loob. Agad niyang binalya ang pinto at kamuntik pa itong masira sa lakas. Agad niyang tinungo ang kwarto at nabungaran niya ron ang nakapatong na katawan ni Carlo sa nanghihinang si Renny. Huwag please, maawa ka. Rinig niyang pagmamakaawa ng dalaga na sinusubukang pumalag. Mabilis niyang sinugod ang lalaki para undayan ng maraming suntok ito. Niwala siyang pakialam kung saan tumama. Sa mga oras na to wala siyang ibang maisip kundi
wakasan ang buhay ng taong yun. Kahit ata ilang tao ang makukuhang awatin siya dahil sa sobrang galit, ay hindi niya magawa. Manuel, tama na. Baka mapatay mo siya. Narinig niya ang boses na nagpalambot sa kanya. Ano kung mapatay ko siya? Wala namang halagang buhay ng basurang to. Inundayan pa niya ng malakas na sipa sa sikmura ang lalaki, dahilan para magsukay ito ng dugo. Ayokong makulong ka, please, tama na, please. Niyakap ng dalaga si Dexter para awatin. Nanghihinang tumakbo ang lalaki nang makahanap ng pagkakataon. Hahabulin pa sana ito ni Dexter, pero inawat na siya ni Rennie. Kulang pa yun sa ginawa niya sa'yo, Rennie. Galit at seryosong wika nito. Hayaan mo na siya. Ayos ka lang ba? Hindi ba nahuli ako ng dating? Nag-aalan niyang tanong kay Rennie. Napahikbi ito at napayakap sa kanya. Kung di ka dumating, hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Humagulhol ito. Shh! Nandito na ako. Hindi ka na niya magagawa ng masama ulit. Hindi ko nahahayaan yun. Hinagod niya ito sa likuran. Pwede bang huwag mo na akong iwan ulit? Natatakot kasi ako na bumalik siya. Wala ka nang dapat ikatakot. Dahil simula ngayon hindi na ako aalis sa tabi mo. Kahit nga tabi pa tayo matulog eh. Nahampa siya ng mahina ng dalaga. Yan ka na naman eh. Totoo naman. Basta huwag ka lang hihilik ng malakas ha. Natawa na lang ang dalaga at tumango. Sige na, matulog ka na. Babantayan kita. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Rennie at tila panatag siya sa pagbabantay nito. Kinaumagahan ay isang warrant ang dumating sa kanya. Inaresto siya ng mga pulis at pinusasan. Ano pong ibig sabihin nito? Wala po siyang kasalanan. Ipinagtanggol niya lang ako sa hayop na yan. Turo ni Rennie sa walang yang lalaki. Hala sige, ikulong niyo na yan. Dapat mabulok ang mga tulad niyan sa kulungan. Asik ng lalaki na tila natutuwa sa mga nangyayari. Walang iya kang hayop ka. Ikaw ang dapat na ikulong, hindi siya. Tinangka mo akong pagsamantalahan. O bakit? May ebidensya ka ba? Ako meron o. Itong mga bugbog niya. Anang lalaki na puro sugat ang muka at hindi na halos makilala. Pwede ko ba siya makausap saglit? Tanong ni Dexter nang isakay na siya sa police mobile. Tumango ang police kaya dumiretso na agad siya kay Rennie. Oh, bakit ka umiiyak? Natatawang tanong ni Dexter. Sorry Manuel, kasalanan ko tong lahat. Nang dahil sa akin makukulong ka. Ha? Sino nagsabing makukulong ako? San ka ba dadalhin pag nagkaroon ka ng kaso? Diba sa kulungan? E di makukulong ka. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako mananatili na matagal doon. Hindi ako mapapalagay na wala ako sa tabi mo. Dahil natakot ako na may mangyaring masama sa'yo. Dinala na siya sa police station at doon isang malakas na sampal ang natamu niya sa nanay ni Carlo. Walang yakang animal ka? Papatayin mo pa ang anak ko? Anong nagawa niya sa'yo at ginawa mo to sa kanya? Napakabait na bata ng anak ko. Napangisi lang siya. Sigurado ho ba kayo dyan? So ikaw pala ang tarantadong bumugbog sa anak ko? Anang matandang lalaki matapos siyang sapakin. Yun na ba yung suntok? Parang mahina pa eh. May pinagmanahan pala talaga si Carlo. Susuntokin pa sana siya ulit pero inawat na ito ng mga pulis. Dinala siya sa isang maliit na kulungan. Oh, kamusta boy? Yabang. Bagay na bagay ka sa bago mong bahay ah. Pang-aasar ni Carlo nang silipin siya nito. Mas bagay ka dito, animal. E paano yan? Ikaw ngayon na nandyan at hindi ako. Maaaring talo mo nga ako sa lakas. Pero sa pagiging tuso, siguradong hinding-hindi ka mananalo sa akin. Puno ng kasiguraduhan itong saad. Sigurado ka ba dyan? Nakangising wika niya. Siyempre, dahil nandyan ka na, wala nang hahadlang sa plano ko kay Rennie at wala ka nang ibang magagawa doon. Napahigpit ang kapit niya sa rehas na bakal. Subukan mong galawin si Rennie at sisiguraduhin kong hindi lang ang pamilya mo ang tatanggalin ko sa mundo kundi buong lahi mo. Napahalakhak lang ang animal na lalaki.
Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakawala dyan. Yan ang bago mong tirahan. Walang abogadong kukuha sa kaso mo dahil matatalo lang sa dami na ebidensyang meron ako. Anong panalo mo? Huwag kang pakasigurado. Baka isang araw ikaw na ang nandito at ako na ang nasa labas. Humalakhak lang ito. Sige, mag-ilusyon ka pa. Bakit ba napakatagal mo? Bulyaw niya sa sekretaryang si Mr. Cruz dahil tinawagan niya ito bago siya arestuhin. Pasensya na, Chairman. Humanap pa kasi ako ng magaling na abogado. Paumanhin ni Mr. Cruz. Pinakilala niya sa likod ang nakuhang attorney. Walang iba, kundi ang isa sa pinakamagaling sa bansa. Kaya nitong baliktarin ang katotohanan at gawing totoo ang mali. Good day, Mr. Chairman. I'm Attorney Olivares. Pwede mo pang ikwento sa akin kung ano ang totoong nangyari? Nagsimula siyang umpisa ng kwento hanggang sa matapos. Panay lang ang tango ng attorney. Mr. Cruz, hire a detective to investigate their family background. I don't think that family don't hide something. Seryosong utos ng chairman. Tumango lang ang sekretarya. Iha-hire ko si Mr. Nicholas, ang best detective in town. And about Rennie, palibutan mo ng bodyguard ang buong bahay niya. Pero dapat hindi niya ito makikita. Walang dapat makalapit sa bahay niya within 5 kilometers. At kung makikita niyo ang gago doon, hindi ko na kayo kailangan sabihan kung anong dapat niyong gawin. Pansamantalang nakalaya si Dexter sa piyansa. Pero hindi pa raw nagtatapos ang kaso. Dumiretso siya sa hotel para magpalit. Nasa baba lang ang ilang bodyguard para gawin ang kanilang plano. Sumakay siya sa van kung nasa naroon ng lahat. Kumaway sa kanya si Mr. Nicholas na naroon na rin, dala ang ebidensyang nakalap nito tungkol sa mga magulang ng lalaki. Pagtapos nilang malaman ang lokasyon ni Carlo ay tumungo na sila roon. Sa passenger seat siya pumwesto. Natatanaw ko na siya. Anang isang bodyguard na naghanda ng bumaba. Sumunod na rin ang isa pa. Agad nilang hinablot si Carlo papasok. Sinubukan pa nitong pumalag pero naubos din ang lakas nito. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa akin? Ba't niyo ako kinidnap? Nanginginig na tanong nito. Ito na ba yung dapat nating itumba? Tanong bigla ni Mr. Nicholas. Namutawi ang matinding takot sa mukha ni Carlo. Kahit fully air-conditioned ang van, hindi niya maiwasang pagpawisan. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Ba't niyo ako papatayin? Nakakabwisit kasi ang mukha mo eh. Sarap burahin sa mundo. Asik ni Mr. Nicholas. Pakiusap. Huwag niyo akong papatayin. Kung pera lang kailangan niyo, kaya kong ibigay yun. Basta huwag niyo lang akong patayin. Kaya mo magbayad ng 2 milyon kada isa sa amin? Sa pagkain nga mukhang nahukulangan ka. Tapos nag-alo ka pa na magbigay ng pera. Natatawang sambit ni Mr. Nicholas. Parang awan niyo na. May mga magulang pa ako na naghihintay sa akin pa uwi. Huwag niyo akong patayin. Naiiyak na pagmamakaawa nito. Natatawa na lang si Dexter habang naririnig niya ang pagmamakaawa nito. Nung may isang tao ba na nagmakaawa sa'yo para huwag mong gawa ng masama, pinakinggan mo? Bigla niyang sabat, ngunit nakatalikod pa rin siya. Tudasin na natin yan, boss, para mabawasan ang basura sa mundo. Sulsul ni Nicholas. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa mabuhay. E kung paano kung ayoko mabuhay ka? Natatawang sambit ni Dexter. Ano ba nagawa ko sa inyo? Ba't niyo ako ginaganito? Wala akong inaagrabyadong tao. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Dexter. Sino yung pinakulong mo na inosente naman? Anong inosente? Lumaki ang mga mata nito. Paano naging inosente ang hayop na yun? Muntik niya na ako mapatay. Mabuti nga't nasa kulungan na siya. At sisiguraduhin kung mabubulok siya dun. Sigurado ka bang nasa kulungan pa siya? Dahan-dahan siyang humarap dito at ganun na lang ang gulantang ng lalaki pagkakita sa kanya. Manuel, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nasa kulungan ka? Sa palagay mo pa talaga, mabubulok ako doon? Paanong? Alam mo, papapiliin kita. Ipinakita niya rito ang iba't ibang koleksyon ng baril. Anong gusto mong gamitin ko dito para tapusin ka?
Nagbibiro ka lang, di ba? Nanginginig na tanong nito. Pumili ka na ngayon. Kapag di ka pa nakapili, ako na ang pipili. Sisiguraduhin ko yung pinakamasakit ang epekto. Huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako. Hindi ko nagagalawin si Rene. Lulabayan ko na siya. Hindi na ako manggugulo. Dapat lang. Kasi kung hindi, dalawang ulo mang puputulin ko. Huwag naman. Makinig ka. Gusto kong iurong mo ang kaso laban sa akin. Oo, sige. Natawa siya. Honghang, hindi ako utu-uto. Alam kong hindi mo basta-basta iurong ito, kaya naniguro ako. Anong ibig mong sabihin? Kinuha niya kay Nicolas ang envelope kung nasaan ang mga ebidensya ng mga anomalya ng mga magulang nito. Isang city official ang tatay nito. Alam mo ba? Nahawa ko ngayon sa kamay ko ang ebidensya na pwedeng magpabagsak sa buong pamilya mo. Nakalathala sa envelope na ito kung magkano ang lahat-lahat ng nakurakot ng tatay mong opisyal. Pero ito pa ang isang katotohanan na hindi alam ng lahat. Hindi ka naman totoong anak ng tatay mo. Kilala ko ang totoong tatay mo. Paano kaya kapag nalaman ng peke mong tatay ang katotohanan? Ano kayang mangyayari sa pamilya mo? Iaatras ko ang kaso laban sa'yo, huwag mo lang ilabas yan. Gusto ko ring aminin mo sa lahat ang ginawa mo kay Rene at makulong ka. Ang sabi mo, iaatras ko lang ang kaso. Bakit pati yun? Ayaw mo ba? Madali naman ako kausap. Ewan ko, kung anong mas impyerno para sa'yo. Ang makulong o ang mawala ng pamilya. Walang ibang nagawa ang lalaki kundi maiyak dahil alam nito sa sarili niya na wala siyang pagpipilian, kundi sundin ang gusto ni Dexter. Hinatid nila ito agad sa presinto at doon pinanood nila kung paano aminin ng lalaki ang lahat ng nagawang kasalanan nito. Ano? Bakit siya ikukulong? Bakit ang anak ko? Siya ang biktima dito. Paghihysterical ng nanay ni Carlo. Umamin na siya sa totoong nagawa na sinubukan niyang gahasain ng babae. At ipinagtanggol lang ito ng nasasakdal. Siya ang totoong may sala. Hindi ako papayag. Gagawin ko ang lahat para lumabas ang katotohanan. Gusto mo ba talagang lumabas ang katotohanan, Mrs. Andaya? Biglang tanong ni Dexter dito. Ikaw ang dapat na nakakulong at hindi ang anak ko. Anak mo? Kanino? Kay Cesar Fernando, na totoong tatay ng anak mo? Anong kahibangan ang pinagsasabi mo? Inaakusahan mo ba ako ng mali? Gusto mo ba na ebidensya? Kaya kitang latagan. Ayan na pala ang asawa mo. I wonder kung ano mararamdaman niya kapag nalaman niya ang totoo. Umalis ka na dito ngayon din. Itinaboy nito si Dexter palayo. Tapos na ang problema at ito na ang oras para bumalik siya kay Rene. Halos isang araw niya rin itong hindi nakita. At aminado siyang namimiss niya ito. Kamusta siya? Tanong niya sa mga bantay ng dalaga. Balisa po, hindi pumasok sa trabaho. Ganun ba? Pwede na kayong umalis. Salamat sa serbisyo niyo. Isa-isang nagsilitawan ng ilang bodyguards na nakatago lang sa malapit tsaka nagsialisan. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang pumasok sa loob. Nadatnan niya si Rene na tulala sa isang tabi. At mugto ang mga mata. Manuel, ikaw ba talaga yan? O naghahallucinate lang ako? Mangiyak-ngiyak nitong tanong sa sarili. Lumapit siya sa babae at hinawakan ang kamay nito. Kumusta ka? Pasensya na medyo natagalan. Pero nandito na ako ngayon. Anong ginawa mo? Paano ka nakalabas? Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo, nandito na ako. Tulad ng pangako ko sa'yo. Hindi niya napigil ang yakapin si Dexter. Akala ko hindi na talaga kita makikita. Tingin mo papayag ako na hindi ka maasar sa kahit isang araw lang? Natawa ng mahina ang dalaga. Sige lang, asarin mo lang ako kung yun ang makakapagpasaya sa'yo. Kumain ka na ba? Tanong bigla ni Dexter. Hindi pa mula kanina. Wala akong gana. Hindi ako makakain. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan man tayo pupunta? Takang tanong ng dalaga.
Basta kung gusto mong sumama. Napatangulang ang babae. Sumakay sila sa taxi at hindi katagalan ay nakarating sila sa lugar na yon. Eto Manong oh. Si Dexter ang kusang nagbayad. Saan ka nakakuha ng pera? Litong tanong ni Renny sa pagkababa nila. Bakit, kala mo ba ikaw lang may side job? Oo nga no. Teka, anong ginagawa natin sa labas ng Melendres Empire Hotel? Huwag mo sabihin sa akin na mag-check-in tayo dyan. Gusto mo ba? Bigla siyang sinuntok ni Renny sa balikat. Ano nga kasing ginagawa natin dito? Nagtitiwala ka ba sa akin, Renny? Sa totoo lang hindi. Pero alam kong mabait ka naman. Kaya sige, may tiwala ako sa'yo ng konti. Kung ganun, huwag ka nalang magtanong. Pumasok na sila ng hotel. Nakikita ni Dexter kung paano humanga ang mga mata ni Renny sa mga nakikita. San ba tayo pupunta? Aakyat. Ganun? Inadaanan na natin yung elevator ah. Iba yon. Sa isang magarang elevator sila sumakay. Pagkatuntong sa kanilang floor unit, ay lalong namangha ang dalaga sa dami ng magagandang nakita. San ba kasi tayo, Manuel? Saktong tumigil sila sa isang pinto. Nilabas ni Manuel ang keycard at kusang bumukas ito pagtapat sa door lock. Pumasok ka na. Ha? Huh? Bahala ka nga dyan. Una na siyang pumasok at dumiretso sa king size bed para humiga. Hoy, Manuel, ano to? Bakit tayo nandito? Nalilitong tanong ng dalaga nang sumunod sa kanya. Malamang para mag-relax, ano pa ba? Yun na nga eh, hindi natin parehong afford ang mag-stay dito. Kaya anong ginagawa natin dito? Tanong pa ng dalaga. Alam ni Dexter na isang sugal ang pagdala niya kay Renny sa hotel. Dahil pwede siyang mabuko nito. Pero ang gusto niya, malimutan ni Renny pansamantala ang mga nangyari. Ano kasi, nabunot ako sa raffle ng hotel na to. Ang premyo ay ang pagstay dito hanggang kailan ko gusto. Kumunot ang noon ng dalaga. Meron bang ganun? Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Alam mo kaya sa magtanong ka, mag-relax ka na lang at mag-enjoy. Hanggang kailan ba tayo dito? Hanggang kailan mo ba gusto? Gusto kong tumira dito kaso napaka-imposible nun. Pero at least nagkaroon ako ng pagkakataong makatuntong dito. Pwede naman. Biglang sabi ni Dexter. May pagkain ba dito? Nagugutom na kasi ako. Sandali, o order tayo. Ha? May pambayad ka? Kasama na sa raffle ng hotel na to ang pagkain. Talaga? Tumango si Dexter at kinuha ang tablet sa side table kung saan pwedeng umorder. Anong gusto mong kainin? Pinakita ni Dexter ang menu kay Renny. Mukhang masarap lahat. Pwede pa orderin lahat? Tumango si Dexter na pinindot ang lahat. Huy, nagbibiro lang ako. Hindi natin mauubos yan. Sayang. E di uwi mo. Pwede rin. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ang pagkain nila. Sobrang saya ang nararamdaman ni Renny nang makita ang iba't ibang klase ng pagkain na masasarap. Halo, totoo ba to? Atin to lahat? Kumain ka na habang mainit. Baka gusto mo subuan pa kita. Nagsimulang kumain ng dalaga at ganoon na lang ang tuwa ni Dexter habang nakikita niya kung gaano ito kasaya. Akala ko talaga sumpa ang pagdating mo. Pagtatapat ni Renny habang nasa balcony sila at katatapos lang kumain. Yun pala, blessing. Tumango ang dalaga. Kailan mo balak umuwi sa inyo? Hindi ko pa alam. Pwede ba akong humingi ng pabor? Naging seryoso bigla ang boses ni Renny. Hindi pa ba kita binigyan ngayon? Iba pa to. Ang dami mo namang humingi. Sige, kalimutan mo na lang. Biro lang. Ano bang pabor yun? Pwede bang manatili ka muna dito kahit konting panahon? Natatakot pa rin ako sa pwedeng mangyari. Kung si Carlo ang kinakatakot mo, wala ka nang dapat katakutan.
Naroon na siya sa dapat niyang kalagyan. Nilingon siya nito. Nasaan siya? San pa ba? Edi sa kulungan. Paano siya nakulong? Niwala tayo ebidensya sa akusasyon natin sa kanya. Rennie, walang imposible sa tulad ko. May sarili akong paraan para mangyari ang mga bagay na gusto ko. Gaya ng pagpapakulong sa kanya. Manuel, alam mo habang tumatagal, mas lalo ako nahihiwagaan sa pagkatao mo. Totoo bang isa ka lang magsasaka sa probinsya na naskam ng agency dito? Napabuntong hininga siya at handa na siyang aminin ang lahat sa dalaga. Nang si Mama tumatawag. Aniya, nang magring ang phone ito. Lumayo ito sa kanya. Hello, Ma? Sagot ni Rennie sa kabilang linya. Ha? Kumusta na si Mama ngayon? Nag-aalalang tanong ni Rennie. Huwag ka mag-alala, Riley. Gagawin ko lahat. Gagawa ko ng paraan. Bahala na. Napaupo si Rennie pagkatapos ng linya at napaiyak. Takang tiningnan naman siya ni Dexter. Ano nangyari? Kailangan ko na umalis. San ka pupunta? Hindi ko alam. Bahala na. Sandali, Rennie. Pigil niya, pero hindi na ito nagpaawat sa pag-alis. Napaupo na lang siya at napabuntong hininga. Ano kayang nangyari at bakit tila aligaga ito? Natrack mo na ba ang lokasyon niya? Tanong niya sa kaibigan niyang si Nicholas na inabala niya pa sa 10 oras ng gabi. Nasa isang bar sa Makati at mukhang nagtatrabaho siya dito. Nandyan ka? Oo, at nakikita ko siyang sumasayaw ngayon na nakabikini lang. Animal ka, huwag mo nga ako niloloko. Hindi yun gagawin ni Rennie. Gusto mo ng proof? Sendan kita ng video. San ba ang saktong lokasyon yan? Nang masend sa kanya ang lokasyon ay nagtungo agad siya rito. Kung nagbibiro man ang kanyang kaibigan ay talagang masasapak niya ito sa inis. Sigurado ka bang nandyan siya? Dudang tanong ni Dexter nang magkita sila ni Nicholas sa labas ng bar. See it for yourself. Prenteng sabi nito. Pumasok naman siya agad. Dim ang ilaw pagpasok. Sa stage, ay agad na agaw nang pansin niya ang babaeng sumasayaw dito na nakabikini lang. Agad na bumulusok ang galit sa pakiramdam niya. Ito ang unang pagkakataon nakita niya ang dalaga sa ganong ayos. Galit siya. Galit na galit at gusto niyang parusahan ang dalaga sa kahit anong paraan. Naglakad siya patungo sa stage at mariin na hinila si Rennie. Agad na umalingaw-ngaw ang boses ng ilan dahil sa mga reklamo. Dinala niya ito sa kung saan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Renea Victoria Alvarez? Madilim niyang tanong dito. Bitiwan mo ako. Ano ba sa palagay mo, ha? Trip-trip lang to? Galit na asik sa kanya ni Rennie. Bakit tila ito pa ang galit sa kanya? Maraming disenting trabaho dyan. Hindi mo kailangan pumasok sa ganito. Manuel, aminado akong naging isa kang malapit na kaibigan sa akin. Pero wala kang karapatan na panghimasukan ng desisyon kong to. Ha? At talagang paninindigan mo ang ganitong trabaho? Hindi mo ba alam kung gaano ka baboy? Yung itsura mo sa paningin ng lahat? Akala ko pa naman napaka-desente mong babae. Natawa si Rennie ng pagak. Dumukot ito ng pera sa wallet at inilahad yun kay Dexter. Oh, ito pamasahe. Umuwi ka ng probinsya. Tapos na ang mission ko sa'yo at wala na tayong dapat pag-usapan. Tinabig niya ang pera. Fuck it! Halos makapatay ako ng tao para mapangalagaan ang pagkababae mo? Tapos ibibenta mo lang? Anong klase kang... Isang malakas na sampal ang ginawad sa kanya ng dalaga na nagpahinto sa kanya. Wala ka sa sitwasyon ko para husgahan ako ng masama. Buong akala niya, ito na ang babaeng para sa kanya. Dahil alam niya sa sarili niyang, meron na siyang nararamdaman dito. Bakit? Nasaan ka ba ngayon? Hindi ba sa sitwasyon nakahusga-husga? Isa kang bayaran, hindi ba? Kahit sino, pwede kang makuha. Umalis ka na. Kung nagpunta ka dito para ipamukha sa akin kung gano'ng kadumi, pues hindi ko kailangan nun. Walang ano-ano'y biglang lumuhod si Dexter dito. Nagbago ang isip niya. Hindi niya yata kakayanin kung may ibang mangangkin sa babae. Renea,
I can help you. Trust me. No one can save me but myself. I like you. Pag-amin niya rito. Napaluha lalo ang dalaga. Bakit sa palagay mo? Maiaahon ako sa kahirapan niyang nararamdaman mo? Lalo lang natin ilulubog ang isa't isa. Mahirap ka. At hindi mo mabibigay lahat ng gusto ko. Bakit nga ba nakuha niyang mahulog sa isang tulad ni Renny na walang ibang mahalaga kundi ang pera? Mukha ka talagang pera, no? Huwag ka mag-alala. Huli na talaga to. Hinding-hindi mo na ako makikita. I never wanted to see your disgusting goddamn face again. Tumalikod siya dito. Pero bago pa siya makalakad ay hinila siya ni Renny at hinarap sa kanya para bigyan siya ng isang malalim na halik. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ni Renny na nakahalik siya. You can go. Anang dalaga. Bakit mo ginawa yon? Parang kulog ang boses ni Dexter. Para hindi mo makalimutan. Sino ka ba sa palagay mo para hindi ko makalimutan? Marami akong dinate na babae. Hindi ka iba sa kanila. Na madali ko na nakalimutan. Vicky, ano ba? Kanina ka pa hinahanap ng mga customer. Gusto ka i-table. Sabat bigla ng babaeng kasamahan ni Renny. Eto na, susunod na. Sige, antayin kita dun ha. Bilisan mo. Manuel, alam mo, minsan, naisip ko sana, malaya din ako magmahal. Pero alam mo, sa buhay ko, na ganito, mas importante yung pera kaysa sa pagmamahal. I really hate your goddamn perspective in life. Ayoko rin naman ito eh. Lalo na nung nakilala kita. Renea, darling, ano ba? Kanina ka pa hinihintay ng isang customer mo ron. Halika na. Hinila na si Renea ng matandang bakla at wala siyang ibang nagawa kundi ang panoorin nito. He just can't grab her and beg her to come to him. Siya ay si Dexter Emmanuel Melendres. At wala kahit na sino ang makakatibag ng napakatayog niyang pride. Isang linggo na ang nakalipas mula nung huling pag-uusap nila. Sinubukan ni Dexter na makapag-date sa ibang babae, pero tila useless ito dahil hindi pa rin mawala sa sistema niya si Renny. Can we talk, Dexter? Pakiusap ni Ira nang dumalaw ito sa bahay niya. About what? Tamad na tanong nito. Nasa sala sila at abala si Dexter sa pagbabasa ng tabloid. Pwede bang iurong mo na yung demanda laban sa akin? Nadala lang ako ng emosyon ko kaya ako nagawa yon. Okay. Walang ganang tugon nito. I still like you, Dexter. Narealize ko nitong nakaraang linggo na masyado ako nabulag sa kayamanan mo. At hindi ko napansin ang totoong nararamdaman ko sa'yo. Alam ko sa sarili kong gusto kita. At kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, pangako magiging mabuting asawa na ako. Let's get back together then. Pinal na salita ng lalaki. Are you sure? Like, engage na tayo ulit? Hindi makapaniwalang tanong ni Ira. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Aayaw pa ba ako? Kung ganun, dapat planuhin na natin ang kasal. Sinara niya ang tabloid at humarap dito. Ikaw na ang bahala, may gagawin pa ako. Tumayo siya at tumiretso sa kwarto. Sinundan siya nito. Ano mang gagawin mo, baka matulungan kita. Malambing na sambit ng babae at niyakap pa siya mula sa likod. Agad niya itong tinanggal sa kanya. Don't touch me. Saway niya rito. Kumunot ang noon ng dalaga. Why? We're each other's fiancé. It means I can touch you anywhere. Pwede mo umalis ka na. Wala ako sa mood makipag-usap sa kahit na sino. I'm not just anyone. I'm your fiancé. Even to you. Bagsak ang balikat na lumabas na lang ng kwarto ang babae. Ilang araw ang nagdaan at walang araw na hindi naging miserable si Dexter sa pagkawala ni Renny sa buhay niya. Come on, Dexter, let's go swim! Aya ni Ira na nasa balkon ni sila.
Nagtatampisaw ito sa pool habang nasa isang gilid lang siya at umiinom ng beer. No thanks. Delina, please. Join me here. Pakiusap nito at hinila si Dexter sa pool. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkairita sa ginawa ng babae. Di ba sabi ko sa'yo ayoko? Hindi ka man nakakaintindi? Bulyaw niya rito. Fine, wag kong ayaw mo. Alam mo, sawang-sawa na ako sa kakatanggi mo sa'kin. Lalo na kapag magsisex tayo. Laging kapag malapit na, bigla kang titigil. Bigla mo akong bibitinin. Bigla kang aalis. Tapatin mo nga ako ngayon? Mahal mo ba talaga ako? Pinaglalaroan lang. Sino ba nagsabi sa'yo na mahal kita? I just need a companion. And you happen to be there. Eh bakit ako ang gusto mong pakasalan kung di mo ako mahal? You know what? Let's call off the engagement again. Na naman? Ulit? Dexter, bakit? Aminado ako sa mga pagkakamali ko noong unang beses. Pero alam ko sa sarili kong bumabawi ako ngayon, kaya bakit? It's my fault, Ira. I'm sorry. Masyado ako naging padalos-dalos sa mga naging desisyon ko. Umiling ang babae. I know this time. It's not your money I'm after. Mahal kita, higit sa material na kaya mo ibigay sa akin. Kaya nga nagpapakatanga ako ngayon eh. Kahit alam kong ayaw mo sa akin, kasi mahal kita. Hindi niya maiwas ang makaramdam ng konsensya sa mga ginawa. Ira, you're a nice girl and you deserve someone else. Umahon siya sa pool at nagbanlaw, tsaka nagpalit. Umalis siya at iniwang tulala ang babae. Nag-drive siya dis oras ng gabi. Nagmamaneho lang siya at hindi niya alam kung saan ba siya dapat pumunta. Hanggang sa nadaanan niya ang pamilyar na bar kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Gusto niyang kausapin nito para kumustahin. Ilang linggo na rin kasi silang hindi nagkita. Nahihirapan siyang panindigan ng mga binitiwan niyang salita noon kay Renny. Sa kada araw na lumilipas na hindi niya ito nakikita, ay lalong lumalala ang pangungulila niya dito. Minsan, naisip niyang lunukin na lang ang pride niya at tanggapin na lang ang dalaga. Hindi niya namalaya ng sarili na pumapasok na pala sa loob ng bar. Agad na tumungo ang paningin niya sa stage. Mga ibang mukha ang nagsasayaw doon. Nilibot niya pa ang tingin sa paligid pero wala siyang makitang Renny doon. Uy, Pogi, ikaw di ba yung kaibigan ni Renny? Biglang may kumausap sa kanya. Natatandaan niya ito. Ito yung baklang tumawag kay Renny noon. Where is she? Umalis na siya dito. Ikakasal na kasi siya sa fiancé niyang ubod ng yaman. Ang galing nga mamili ng babaeng yun eh. 4 na M agad. Matandang mayamang madaling mamatay. Kailan pa siya umalis? Noong nakaraang linggo pa. Ang dinig ko nga umuwi na daw ng probinsya nila kasama yung matanda. Mamamanhikan daw kuno. Nanghina siya sa narinig. Pakiramdam niya pinagtaksilan siya ng babae. Paano niya nakuha ang mahalin ng ganong klaseng babae na sa yaman lang bumabase? Pinaharurot niya ang kotse paalis doon. Nanginginig siya sa galit. Gusto niyang maghiganti sa dalaga at gawing miserable ang buhay nito. Nicholas. Tawag niya sa kaibigan ang sagutin nito ang tawag. Ano na naman kailangan mo? Nangiistorbo ka na naman dis oras ng gabi. May papatrabaho ko sa'yo. Hanapin mo si Renea Alvarez at alamin mo ang lahat ng ganap sa buhay niya ngayon. Yun lang ba? Gawin mo na ngayon din. Tapos na. Nagawa ko na. Advance ako mag-isip. Alam kong hindi ka makakatiis at ipapahanap mo rin siya. It's not what you goddamn think. Gusto kong sirain ang buhay ng babaeng yun. Kaya ko siya gustong hanapin. Hindi ko siya hayaang makasal sa mayaman na yon. Ang dapat sa kanya manatiling mahirap, hindi siya pwedeng makatamasa ng anumang karangyaan sa mundo. Sus talaga ba? Parang di naman kita friend. Alam ko, likaw ng bituka mo, buddy. Baka detective to. Just send me the info about her whereabouts. Eto na nga, nagmamadali. Ano, para makita na? Pati ang info na matandang papakasalan niya? Pagkasend sa kanya ng lugar ay tinungo niya agad ito. Nang nasa saktong barangay na siya, ipinagtanong niya ang dalaga. May kilala ho ba kayong Renea Victoria Alvarez? Tanong niya sa nakahintong matanda. Renea,
Yan ba yung anak ni Rhea na nasa Maynila? Opo. Pero umuwi na po siya dito. Talaga? Pero hindi ko pa siya nakikita. Nay! May isang dalagang tumawag sa matanda. Juliet, andyan ka na pala. Hindi ba kaibigan mo yung anak ni Rhea na si Rhea? Oo la. Ang totoo, nakita lang kami kanina sa plaza. Ibang-iba na siya sa dati. Mas lalong gumanda at nagmukhang mayaman. Nakakaingit nga eh. Sana makapangasawa rin ako ng isang mayaman. Nandun pa rin ba siya? Umalis din siya agad. Pero ang alam ko patungo siya sa mansyon na matandang mapapangasawa niya. Ang alam ko taga rito din pala yun. Isa sa pinakamayaman sa probinsyang to. Alam mo ba kung saan yun? Pagkatapos sabihin sa kanya ng babae, ay nagtungo na siya ron. Hindi naman mahirap hanapin, dahil marami namang nakakaalam kapag pinagtanong. Malaki ang bahay, mansyon nga, pero wala ito kumpara sa mansyon niya. Ano pong sadya nila, sir? Tanong ng kasambahay na makita siya. I was looking for someone named Rhea. Si ma'am? Bigla itong tumuro sa likod. Ayun, sir, oh. Nilingon niya ito at ang una niyang napansin ang malaki nitong pagbabago. Wala nang bakas ng kadukaan sa mukha nito. Manuel, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sirain ang lahat ng pinakaiingatan mo. Anong ibig mo sabihin? You're going to marry that rich old man, right? Yes, I have to. Malungkot nitong saad. Kasi mukhang pera ka. Wala kang ibang mahal kundi ang pera lang. Manuel, kung pumunta ka dito para pagsalitan ako ng masama, pwede ba umalis ka na lang? Not until I ruin you. Wala ka namang masisira sa isang bagay na sirang-sira na. Makahulog ang sambit nito bago pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan siyang nakatulala doon hanggang sa biglang magring ang phone niya sa tawag ni Nicholas. I forgot to tell you something. Ano yun? I think I know the reason why she married him. At bakit? Hindi pa ba sapat ang narason ng kayamanan ng matanda? Eh yung nanay nagsasuffer sa heart disease at palala ng palala. Kailangan mag-undergo ng transplant para mabuhay. Pero alam mo na, mahal. And? Siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Ano ibig mong sabihin? Ang slow ha? Kaya siya magpapakasal sa matanda para mabuhay yung nanay niya. You mean? Oo, kaya siya pumasok sa bar na yun para matustusan ang pangangailangan ng mama niya. At kaya niya papakasalan ng matanda kukluba na yun para maoperahan ang puso ng nanay niya. Dahil kakailanganin ito ng malaking pera. Nang malinawan ay sa kanya napagtanto ang lahat. Masyado siyang naging bulag sa sarili niyang galit. Dumating ang araw ng kasal ni Rennie. Nalaman ni Dexter ang lokasyon at petsa ng kasal, sa tulong ng walang iba kundi si Nicholas. Meron bang gustong tumutol sa kasalang ito? Dahan-dahan siyang tumayo. Meron. Ako. Napatingin sa kanya ang lahat ng tao roon. Manuel, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin ka pabalik. Lumapit siya sa mga ito at sinubukang kunin si Rennie, pero nagpumiglas ito sa kanya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Manuel? Kinukuha ang dapat sa akin. You don't own me? I will make you. Please naman, Manuel, huwag kang mag-iskandalo dito. Mag-iskandalo talaga ako pag di ka sumama sa akin. Sino ka bang hampas lupa ka at bakit mo ginugulo ang kasal namin? Pakikisali bigla na matandang lalaki. Kasal mo ba to? Akala ko lamay mo eh. Natatawang sambit niya. Napiko ng matanda at ipinatawag agad ng mga tauhan para itaboy siya paalis. Huwag na huwag niyo akong hahawakan kung ayaw niyo may kalagyan kayo. Manuel, please, umalis ka na. Kapag sumama ka, tsaka ako aalis. Hindi ka ba makaintindi? Hinding-hindi ako sasama sa'yo. E di hindi rin ako aalis dito. Sinubukan siyang hablutin ng isang tauhan, pero mabilis ang pagdepensa niya. Oh, sino pa magtatangka? O siya, lapit! Napahinto siya ng sirene ang lumapit sa kanya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo.
Bigla siyang lumuhod sa harap nito. Hindi niya alam kung ano pumasok sa utak niya at nagawa niya ito. Una sa lahat, gusto ko mag-sorry dahil hindi ko sinabi sa iyo ang totoo kong katauhan. My real name is Dexter Emmanuel Melendres. And yes, I am the owner of Melendres Empire Hotel. Nagpanggap ako mahirap para makahanap ng babaeng hindi titingin sa kayaman at karangian ko. Una pa lang, pinamukha mo na sa akin na hindi ikaw ang babaeng hinahanap ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko manatili dahil gusto kitang mas kilalanin. Naiwang tulala ang dalaga. Kung humingi ka lang ng tulong sa akin, kung sinabi mo na may mabigat kang problema, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pero hindi eh. Pinamukha mo lang sa akin na wala akong pakinabang. So all along na magkasama tayo? Niloloko mo lang pala ako dahil nagpapanggap ka na kung sino? Oo. Dahil sawang-sawa na ako sa mga tao na walang ibang gusto sa akin kundi kayamanan ko lang. Nakakapagod din. Pakiramdam ko hindi ako kamahal-mahal. But I fell for you. Pag-amin ng dalaga. Ako rin. Sobra. Malalim. Teka, itutuloy pa ba natin ang kasal o hindi na? Biglang tanong ng pare. Tuloy, father. Anang matanda. Anong tuloy? Walang matutuloy. Biglang eksena ni Nicolas na nandoon pala. Kita mo, tumakbo na yung bride mo. Nagmadali si Dexter na habulin ito, pero pinagtabuyan lang siya nito. Manuel, please, o kung sino ka man, huwag mo na akong guluhin. Masyado nang gulong-gulo yung utak ko. Umiiyak na tura nito. Dahil ba sa nanay mo kaya ka napilitan magpakasal sa kanya? I need money more than anyone. Ang nanay ko na lang natitira sa akin. Ayokong maulilan ng maaga. Yung mga kapatid ko, kapag nawala si mama, hindi ko na alam kung ano magiging buhay ko. Kaya ginagawa ko ang lahat para maoperahan siya. Wala naman akong pinagsisisihan dahil maayos na siya ngayon. Renea, sa palagay mo ba, papayag ako makuha ka sa akin? Biglang sulpot ng matanda sa paningin nila. Narsiso! Biglang naglabas ito ng baril at tinuto kay Dexter. Pinahiya mo ako sa kasal ko. Narciso, please, huwag mo siyang idamay dito. Magpapakasal ako sa iyo ngayon. Basta huwag mo lang siyang idamay. Ano ako, hunghang? Papakasal ka sa akin? Tapos ito pala ang mahal mo? Baka gawin mo pa siyang kabit in the near future. Kung talagang nagmamahalan kayo, edi magsama kayo sa hukay. Tsaka niya tinutok ang baril kay Renny at kinalabit ang gatilyo. Pero mabilis na hinarang ni Dexter ang sarili sa dalaga. Dexter, please. Huwag kang pipikit. Please, huwag. Humagulhol siya ng iyak. Ang wedding dress ng dalaga ay napuno ng dugo. Dumating ang ilang tauhan ni Dexter at nagsimula silang magpuputok kay Narciso. Napabulagta na lang ang matanda sa lupa sa ilang tama ng baril. Kailangan natin siya isugod sa pinakamalapit na ospital. Mabilis na responde ni Nicolas. E paano tong matanda, sir? Tanong ng isang bodyguard. Isugod nyo sa pinakamalayong ospital. Nasa ospital na sila ngayon at kasalukuyang inooperahan si Dexter. Hindi matigil sa pag-iyak si Renny dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Alam mo, huwag kang mag-alala. Masamang damo yung kaibigan ko. Hindi yan basta-basta mawawala. Liba na lang kung magre-retiro na si Satanas at siya na ang hahalili. Grabe ka naman sa kanya. Pero sa bagay, nasan pala mga magulang niya? Bakit wala dito? Hindi mo ba alam? Bata pa lang siya nang maulila. Kaya naghahanap siya ng kalinga at pagmamahal. Pero lahat ng babaeng nakilala niya walang ibang gusto kundi ang pera niya. Kaya nga, napilitan siyang magpanggap na mahirap para makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Di ko lang sure kung ikaw yun. Mahal mo ba talaga siya? Dahan-dahan siyang tumango. E nagmamahalan naman pala kayo, pati pa kayo magpakasal. Kung sakali man na gumaling siya at lumakas, bakit hindi? Hindi dahil mayaman siya? Minahal ko siya nang mahirap siya. Anong kinalaman ng pagiging mayaman niya? Nang magising ang binata, ay si Renny agad ang hinanap nito. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?
Nag-aalalang tanong ni Dexter sa kanya. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Ikaw ang nakaratay ngayon sa hospital bed. Okay na ako. Hoy, parang Dexter, alam mo ba may sinasabi yan kanina si Rennie? Panunod yun ni Nicholas. Ano? Siniko ni Rennie si Nicholas at pinanlakihan ng mata. Pag gumaling ka daw, pakasal na kayo. Pag-isipan ko muna ah. Kahit wag na, animal ka. Asar na sambit ni Rennie. Joke lang, ito naman hindi mabiro. O siya, sige, pakakasalan na kita. Baka umiyak ka pag tumanggi ako. Ang kapal na mukha mo. Hindi na, ayoko na. Nagbago ng isip ko. Magwa-walk out na sana si Rennie, pero mabilis na kinabig ni Dexter ito palapit sa kanya. Let's get married now. Tiningnan siya ng marahan ni Rennie at tinanguan. Hoy, hostisya naman sa mga single na katulad ko. Tanga, dun ka sa labas, wag dito. Pagtataboy ni Dexter sa kaibigan. Ilang buwan ang lumipas hanggang sa tuluyan ng sumapit ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. You may now kiss the bride. It was the happiest day of their lives. Buong akala niya, isang katangahan ang ginawa niyang plano noon. Pero ito pala ang tulay para makita ang babaeng nararapat para sa kanya. Paano ko nga pala na-inlove sa akin? Diba sabi mo hindi mo ako type? Biglang tanong ni Dexter habang nasa kalagitnaan sila ng honeymoon. Sinabi mo rin sa akin yun, diba? Sus, alam ko namang sinabi mo lang yun para isipin kong di mo ako type, kahit type mo naman talaga ako. Alam mo dapat sa mukha mo nililihay eh. Ang kapal kasi. Pero aaminin ko, ako talaga ang unang nagmahal sa atin. Ikaw pa lang ang unang minahal ko sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ako din. Ganting sagot ng dalaga at mabilis siyang dinapuan ng halik sa labi. Wala rin akong minahal na iba bukod sa'yo. At wala na akong balak magmahal ng iba bukod sa'yo. Their love story wasn't perfect. It was flawed. But they proved to each other that love is more powerful than anything in this world. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Secret Billionaire, written by Mary Nam. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!